nga ba ang mga dahilan kung bakit naaantala o nagkakapila sa mga toll gate sa paggamit ng RFID? Ibabahagi namin ang aming kaalaman tungkol sa tamang paggamit ng RFID sa Electronic Toll Collection o ETC. Sa loob ng 15 minuto, tinitiyak namin na marami kaming maibabahagi para bumuti at mapabilis ang pagbiyahe sa mga expressway dahil sa paggamit ng RFID. Don't skip, you might miss an important information. Ang unang dahilan ng abala sa mga toll plaza, load ng RFID wallet. Insufficient balance. Diba, laging paalala ng mga toll operators, siguraduhin may laman ang mga load wallet ng inyong RFID bago pumasok ng mga expressway. Ano ang minimum load balance sa easy trip? Kapag pumasok sa toll plaza at meron pang laman na 100 o higit pa ang balance ng RFID wallet, tataas ang barrier at makakadaan ka. Halimbawa, 145 ang kabuuang presyo ng toll fee. Magkakaroon ng negative 45 ang load wallet. Ibig sabihin, ibabawas na lang ng easy trip yung kulang na 45 pesos sa susunod na pag-reload mo. Kapag 99 naman o mababa pa sa 99 pesos ang load ng RFID wallet, hindi naaangat ang boom. Ang nakalagay sa display ay payment rejected. Pwedeng pumayag ang toll plaza attendant na papasukin ka, pwede rin namang hindi. And as of December 11, 2020 ay pansamantalang tinanggal ng Easy Trip ang minimum load requirement at ibinalik ang cash lanes. Kapag naglabas na ng bagong patakaran ang Easy Trip, maglalabas kami ulit ng update sa channel na ito. Pareho ang patakaran ng Auto Sweep at Easy Trip pagdating sa load o balance requirement. Ang malaking pagkakaiba ng Auto Sweep ito. Kapag 99 pesos and below ang balance ng RFID account, hindi na rin aangat ang barrier. Lalapit ang toll plaza attendant at kukumpiskahin ang auto sweep card at papapasukin ka na sa toll gate. Pagkalipas ng 3 araw, kailangan mo tumawag sa customer service para malaman kung saan mo tutubusin ang card. Pagtubos sa card, merong penalty na 500 pesos. Paalala lang, para sulit ang paggamit mo ng RFID, mag-load ka muna bago ka bumiyahe at siguraduhin pumasok na sa account ang niload mo para walang abala ang paggamit nito sa mga toll plaza. Mas maganda nga isang araw bago bumiyahe, mag-load ka na para kung merong aberya sa reloading system, meron ka pang sapat na oras para maghanap ng alternatibong paraan para mag-load. Para maintindihan ang sistema ng load wallet ng RFID, halimbawa, papasok ng Balintawak Toll Plaza at lalabas ako sa Rosario, La Union. Sa kabuuan ng biyahe, 2 toll systems ang gagamitin ko. Easy Trip simula Balintawak hanggang Tarlac Toll Plaza, ang toll fee na babayaran ay 390 pesos. Pagkatapos, auto sweep naman pagpasok ng La Paz Tarlac Toll Plaza, ng Tipilex hanggang Rosario, La Union. Ang toll fee na babayaran, 311 pesos. Yan ang presyo na ibabawas sa mga load wallet ng RFID. Ngayon, kung balikan lang din ang biyahe ko, kailangan ko doblehin ang iluload ko sa RFID wallet ko. 780 pesos sa Easy Trip at 622 naman ang iluload ko sa Auto Sweep. Pero madalas, sobra pa ang niluload ko para merong reserve load ang mga RFID wallet ko. Tandaan, walang expiry ang mga RFID load. Punta naman tayo sa South. So, manggagaling ako ng Skyway at papunta sa Santa Rosa exit ng Calax. So, 2 toll systems ang gagamitin ko. Isang auto sweep simula Skyway hanggang Mamplasan Binyan exit ng SLEX, ang toll fee ko ay 213 pesos. Tapos, easy trip naman simula Greenfield Calax Toll Plaza hanggang Santa Rosa exit, ang toll fee ko ay 47 pesos.
kailangan siguraduhin na merong at least 213 peso load ang aking auto sweep at sa easy trip naman ay at least 47 peso. Sa Toll Regulatory Board or TRB webpage, malalaman kung magkano ang mga toll fee sa lahat ng expressway para mapaghandaan kung magkano ang dapat i-load sa mga RFID account. Ang pangalawang dahilan kung bakit humahaba ang pila sa mga toll plaza at nagdudulot ng abala sa mga motorista ay ang hindi tamang pagpila at pagpasok sa mga toll gate. No tailgating. Bakit nga ba? Kung dati sa manual toll collection o yung pagbayad ng cash, okay lang walang distansya sa pagpasok sa toll gate. Yung ganito, dikit-dikit sa pila para magbayad. Pero dahil electronic toll collection na tayo, kaya kailangan ng RFID. Sa RFID system, hindi na pwede ang dikit-dikit sa pagpasok sa toll gate. Kailangan dumistansya sa sinusundang sasakyan. Kailangan kasi mabasa ng maayos ng RFID reader o tag reader ang RFID sticker ng sasakyan na papasok sa toll gate. Ito ang RFID reader sa mga toll plaza ng auto sweep. Ang kuha na ito ay sa NAIA X. Ito naman ang RFID reader sa mga toll plaza ng Easy Trip. Ang kuha na ito ay sa Bukawe Toll Plaza. Ang RFID scanner ng auto sweep ay mas malaki kumpara sa Easy Trip. Marahil isa ito sa mga dahilan kung bakit mas maganda ang sistema sa auto sweep kumpara sa Easy Trip. At isa pa, ang auto sweep RFID scanner ay nasa kaliwa at ang Easy Trip naman ay nasa kanan. Kaya yan din ang pwesto ng RFID sticker sa mga sasakyan. Kapag may pila sa pagpasok sa mga toll plaza, mapapansin na mayroong karatula na nakalagay kung saan dapat huminto habang hinihintay ang turn sa pagpasok sa toll gate. Kung meron sinusundang sasakyan, hintayin na makalabas ng toll gate ang naunang sasakyan, pagbaba ng barrier, saka umpisahan umabante papasok. Sa Easy Trip, iba ang diskarte ko. Kung meron pila sa pagpasok sa toll gate, lalo na sa NLEX at ECTEX, dahil alam naman natin kung gaano ka problema ang systems ng mga ito. Bukod sa insufficient load pagpasok sa toll gate, ano pa ang mga dahilan kung bakit humahaba ang pila sa mga toll plaza? Kaya ibabahagi ko ang aking diskarte para hindi ako magkaroon ng problema sa account billing at para hindi maantala ang paglabas sa toll gate. Itong hati ng simento at aspalto ang ginawa kong marker kung saan ako hihinto para hintayin ang aking turn sa pagpasok sa toll gate. Ang layo, ano? Kasi kung mapapansin nyo, nasa unahang bahagi ng toll plaza nakakabit ang tag reader ng Easy Trip. Ang mahalaga, dapat hindi muna mabasa ng tag reader ang RFID sticker ng sasakyan ko habang naghihintay ako sa pila. Ganun ulit, hihintayin ko muna makalabas ng toll plaza yung naunang sasakyan. Pagkalagpas niya sa barrier at pababa na ang barrier, saka ako aabante para pumasok. Ibig sabihin kasi nun, nabasa na ng mabuti ng tag reader ang RFID ng naunang sasakyan. Dahil malayo ako sa naunang sasakyan, ito ang mga advantages. Una, kapag nabara yung naunang sasakyan, pwede pa akong lumipat ng lane. Dahil hindi pa nababasa ng RFID reader ang aking RFID tag. Uulitin ko, hanggat hindi pa nababasa ng RFID reader ang RFID tag ng aking sasakyan, pwede pa akong lumipat ng lane. Pangalawa, meron pang espasyo ang naunang sasakyan kung kailangan niyang umatras. Maluwag ang kaliwang lane kaya dito na lang ako lilipat. Kailangan ko lang siguraduhin na walang sasakyan na parating para iwas aksidente. Kung may pila ng mga sasakyan sa magkabilang lane, hihintayin ko na lang makalabas ng toll gate yung naunang sasakyan na bumara sa loob ng toll gate. Dahil mga 10 to 15 minutes lang naman yan. Dati nga 20 to 30 minutes ang hinihintay natin sa pagpila para lang makapagbayad ng toll.
para hindi ko na rin guluhin ang pila. Ito naman ang mga iniiwasan kong problema o aberya sa account ko kaya hindi ako tumatapat sa RFID reader habang naghihintay makapasok sa toll plaza. Tumutok ang itim na kotse sa tow truck. Hindi tumaas ang barrier kaya nabara ang tow truck. Kaya pinapaatras ng toll teller ang itim na kotse. Dahil nga malayo ang marker ko, meron pang espasyo ang itim na kotse para makaatras. Isa pang video, malinaw ang abalan na naidulot ng pagtutok ng pickup sa puting van at ang pagtutok ng pulang kotse sa pickup hanggat dikit-dikit ang pasok sa toll plaza, lalong tatagal at lalong hahaba ang pila. Kaya kailangan pang puntahan ng toll teller para ayusin ang pila. Ito ang mga pwedeng mangyari kaya nagkakaroon ng double charging sa RFID account. Balikan natin ang puting SUV. Sa ganitong sitwasyon, nasa loob na ng RFID read zone ang SUV. Kaya nabasa na ang RFID sticker nito sa unang lane. Tapos lumipat sa kabilang lane, nabasa ulit ang RFID sa pangalawang lane. Tataas ang barrier at makakalabas na siya ng toll gate. Ano ang mangyayari? Dalawa ang exit na ibabawa sa account nito. Dalawang Tarlac exit pero magkaibang toll lane. Isa pang posibilidad ng double charging. Itong pickup na kasunod sa truck, mataas kaya imposibleng ma-detect ng reader ang RFID sticker niyan. At ako nakatutok sa likod ng pickup. Dahil sa pagtutok sa truck, hindi mababasa ang RFID ng pickup. Kaya pagdating niya sa barrier, hindi ito tataas, diba? Pero dahil nakatutok ako sa pickup at nasa loob na ako ng RFID read zone, nabasa na ang sticker ko. Tataas ang barrier at makakalabas na ng toll gate ang pickup. Ngayon, pagdating ko sa loob ng toll plaza, hindi na aangat ang barrier. Kasi nga, completed na yung transaction ng RFID ko. Para makalabas ng toll plaza, kailangan ko itap ang EasyTrip card sa card reader. Yung ganito, para tumaas ang barrier at makadaan ako. Kung point of entry okay lang, e paano kung exit point? Katulad nito sa Tarlac, di dalawang beses ako na-charge. Kasi nga, sa akin na-charge yung toll ng Ranger at yung toll na dapat kong bayaran. Ito naman ang mangyayari sa pickup. Kung sa entry point ito nangyari, ang sisingilin sa kanya pag exit niya yung pinakamalayong entry point. Kasi nga, wala siyang point of entry sa system. Kung sa exit point naman ito nangyari, nilibre ko siya. Convenient ang electronic toll collection. Ang kailangan lang lubusan maintindihan para hindi makaranas ng aberya sa paggamit nito. Kahit hindi truck ang sinusundang sasakyan, kung masyadong nakasunod, hindi mababasa ang RFID sticker. Ito naman, nakachempo ako ng toll lane na merong palyadong system. Palyado kasi merong load ang RFID ko at hindi ako tumutok at wala ding tumututok sa likuran. Hindi lang agad umangat ang barrier. Kailangan ko lang huminto malapit sa barrier mga less than 2 feet. Maghintay ng 3 to 5 seconds, aangat din ang barrier. Kung merong sapat na load at pumila naman ng maayos sa pagpasok ng toll gate, pero hindi pa rin tumataas ang barrier pagdating sa loob, sigurado sira ang RFID sticker mo. Kuhanan ng video tuwing papasok at lalabas ng toll booth para merong patunay kapag nagpunta sa customer service center para madali itong maberipika at mapalitan agad ang sticker. Sa tagal kong gumagamit ng RFID sa pagbayad ng toll, simula pa nga noong e-pass at EasyTrip tag. Tamang paggamit ang sekreto para maiwasan ang mga aberya sa toll gate. Tamang agwat sa pagpasok ang susi para maiwasan ang mga aberya at antala sa kahit saang toll gate. Itong pwestong hinihintuan namin para maghintay bago pumasok sa toll gate, wala kaming nagiging problema sa RFID account namin, sa EasyTrip at sa AutoSweep.
At kung wala namang pila sa toll gate, siguraduhing magmenor sa tapat ng RFID reader hanggang makalagpas sa barrier para mabasa ng mabuti ang RFID sticker. Sana nakatulong ang video na ito para maging maginhawa ang biyahe sa expressway dahil sa paggamit ng RFID. Maraming salamat sa panonood.